sa file. Hindi pa siya. Ayan, nakikita na? Opo. Opo. Okay, okay. So, every... Kung napansin niyo sa first quarter, parang every week ako nagpapadala ng ano? Ng weekly home learning plan. Okay? Yung weekly home learning plan natin, ito po yung guide niyo sa pagsagot ng ano, ng module nyo. So, titignan nyo lang dyan kasi ang module natin, marami activities. So, ang gagawin nyo lang, pipili lang kung ang sasagutan nyo doon. Tapos, pabasahin nyo lang din kung ano yung pinakasasagutan lang doon. Tsaka, ano yung kailangan matutunan, ano yung kailangan activity pwedeng sagutan. Dito, may kita nyo rin yung competency. Yung competency, kung ano yung mahalagang dapat matutunan nyo. Kanyari, yung learning competency, this is Cordillera, characteristic ng music of Mindoro in this particular week number 2. Sa arts naman, appreciate mo yung weaving ng Visayas. Tapos yung sa arts, sa PE naman, yung nature and background of the sport. Kanyari, ano ba yung tennis, ano ba yung gymnastics, ano ba yung arnis. Dito, ito naman yung ano, you will be following nutritional guidelines for healthful eating. Sa learning task, ang gagawin nyo lang naman is, of course, you will be reading the module. Tapos, ang gagawin nyo, yung ambahan na yan, babasahin nyo. Tapos, answeran nyo lang yung mga tanong doon. Ito naman sa jars and weave, gagawa kayo ng jar dito. Then answer the following question and read the rubrics. Sir? Wait lang. Sige. Kung muna. Week 2 yan, sir. Ha? Week 2 po yan. Week 2 na to. Week 2. Bakit? Wala, sir. Kala ko, sir. Okay. Week 2 na to, week 2. Week 1 yung last time. So, ayoko naman mag-ulit ng lesson. Kasi naka-schedule tayo eh. Kawawa naman yung nasa week 2 na. Tapos ulitin ko yung week 1, na-attend na naman kayo. Siyempre, tatama rin na kayo niyan. Intindihin ko yung ma-attend, di ba? Hindi yung hindi uma-attend. Kayo nagpapakahirap pumunta rito, tapos nag-online, tapos ulitin ko lang yung lesson. So, let's go. Let's go with ano nang sana ba ako? Sa health. Health na ba ako? Activity 1 sa PE pala. Check yung statement for dual sports if it is correct or not. So, put a check mark pag correct. Tapos sabi dito, walang marka yung not correct. Okay? Wait lang. Ayan, okay na ako. Check your food diet. Direction, list down all the food and drinks you had for breakfast, snack, lunch, and dinner in the previous day. Study your list and check if you have followed the nutritional guidelines for a balanced diet. Susulat lang po yung activity 1 lang ito, ha. Sulat lang yung mga nakakain nyo ng the previous day, yung parang kahapon. Tapos, yun, tuloy-tuloy na. Tapos, tingnan nyo kung na-follow nyo yung nutritional guide for balanced diet. I-admit natin itong, i-admit ko ba itong mga nandito? 15, no? Papasok kayo. Pasok na papasok parang. Sino yung huling pumasok? Wala na, nawala na yung request niya. So, tinigil na yung request. Okay, before we start, sino yung ano rito? Sino sa inyo rito yung wala pang ano? Wala pang absent from week 1. Week 1 to 2. Siyempre, week 2 ngayon. Yun, grade 7, section Z. So, may mga matyagang ano rito eh, pumupunta eh. Week. Ako sir, may absent ka ng week 1? Week 1. Sige. Yung ano, yung premyo ko. Sir, may absent ba o wala? Yung tanong niya. Ikaw?
Ikaw? Hindi po ako absent. Oh, di ka absent. Di, wala ka absent. Tingin mo na siguro wala ka absent. Wala ka absent. Basta ganito lang ha. Okay, sige, sige. Si Cyrus Zamora. Ganito ha, mag-start tayo ng week 2. Kasi ngayon ko lang sabihin to eh. So, pag complete attendance from week 2 to ha, meron tayong additional plus 2 grade sa final grade sa mga components ng MAPE. Okay? Okay? Naintindihan ba? Naintindihan niyo ba ako? Apa. Paliwanag mo nga ano sa Yuri kung naintindihan mo. Sa Yuri. Ano po yun, sir? Paliwanag mo yung sinabi ko kanina. Tango, sir. Later na may abaklas. Mami, the winner. Sige, sige. Sige, ulitin ko ulit ah, sa Yuri. Wait lang, later. Wait lang ha, ulitin ko lang ulit. Kapag kumpleto yung inyong attendance from week 2 hanggang 8, mayroon kayong plus 2 sa lahat ng components ng MAPE. Sige, sino nagtaas ang kamay? Si Lance. Sige, ulitin mo lang, Lance. Sir, pag na-complete po yung ano, attendance niyo po sa week hanggang week 2, may plus 2 po yung lahat ng components ng MAPE. Attendance to, attendance ha, attendance. Para may premium naman yung matyagang nag-attend para hindi tama rin. Tamad kayo eh. Kailangan niya konting motivation eh. So, pag may absent na isa, plus 1 na lang attendance. Okay? Nakuha ba? Okay. Next is the portfolio. Portfolio. Sabihin nyo kay Kenneth Viola, di na pwede pumasok ha sa yung GC. Portfolio of completed modules. Paano magagawa yung completed mo portfolio? I-file nyo lang po yung week 1 to 8. Okay? Tapos ang gawin nyo is i-folder nyo lang, i-file nyo lang yan. Tapos, ipapakita nyo lang naman din online yan. Picturean nyo lang din online. Okay? From week 1 to 8. Para may portfolio kayo sa akin. Sabihin nyo nga itong mga to na mapaglit na hindi na ako magpapapasok. Sinabi ko na yung nakaraang week 1 eh. Mag-start tayo ng on time eh. 10 minutes ang call time natin eh. Okay. Week 3, number 3. Notebook. Kailangan meron kayong list ng notes para sa ano natin. Yung notebook po, ipapasa po yan ha, after ng week 8. Okay? Week 8 ang passing yan. Para makita ko yung... Tapos pwede nyo rin kunin yan, yung notebook nyo. Ilalagay ko lang din sa box ko. Ha? Para pabalik-balik lang din yung ano. Yung notebook na yan, hindi yan lalabas ng school. Nasa school ko lang checkan yan. Tapos, ibabalik ko lang din sa box. Kukunin nyo na ulit sa box ko. So, ang daming pumapasok na link. Sabihin nyo nga, pag late pumasok, hindi na patanggapin. 19 na, oh. 9:20 na, oh. Halos 20 minutes tayong late. Binigyan ko na nga sila ng 29 minutes para, nasasana itong mga classmate nyo, eh. 9 to 9:10 ang call time natin. Kaya pagdating ng 9, dapat ayos na yung internet nyo. Tsaka lang siguro sila nag-aayos ng net nila pagka 9, eh. But kayo, may klase ba kayo before me? Ha? Wala po, sir. Wala pala eh. Ba't sila late? Wala talagang ano sa, ano yun, meron daw eh. Meron, sabi niyo. Late ba kayo lumalabas doon? Late ba kayo lumalabas doon? Eh, ba't kayo nandito na?
Kayo yung unang subject namin, sir. Tapos sunod, sir. Mga 10:30, sir. DLE. Ah, okay, okay. So, ba't ganun? Bahala sila sa buhay nila eh. Kayo nagpapakihirap kayo punta ng mag-online ng maaga tapos sila hindi. 20 minutes late. May call time na nga tayong 10 minutes eh. Magpapalit pa ng 20 minutes. Number 4, ay nasabi ko na, at perfect attendance, portfolio, notebook, tapos video vlog. Sino nakakaintindi ng video vlog sa inyo? Si Erica. Sige Erica, salita ka. Erica. Erica, ikaw na. Tanggulo itong mga late na ito. Erica, nahiya na ata si Erica. Ah, kasi paliwanag ko na lang. Yung video vlog, ganito gagawin nyo ha. So, before you do a video vlog, alam naman yung video vlog, di ba, sa YouTube, mag-vlog kayo. Magsalita lang kayo doon, tapos sabihin nyo lang kung ano yung topic nyo, ganito ganyan. Siguro, 3 minutes, 1 minute, pwede na siguro yan. Ang gagawin po sa video vlog, pipili kayo ng isang topic sa MAPE na hindi pa nakukuha ng iba. So, ppm nyo kung ano yung topic nyo. Kanyari, ppm ako ni Lance. Gusto ni Lance na topic ay sa music ng Cordillera. So, yun ang topic niya. So, kunwari, ang specific topic niya is Salidumay. Yun lang ang topic niya, Salidumay lang. At si Erica naman, ang gusto niyang topic, yung kanta na Hudhud. O, yun yung topic niya. Tapos si Delmar, kunwari, PM sa akin. Sir, ang gusto kong topic, yung arnis. Kasi gusto ko mag-arnis. Ayan, pwede. Ngayon, pag may nakuha na ng topic na yun, hindi na po pwedeng ulitin, hindi na pwedeng kopyahin. Kasi ang gagawin natin, magiging playlist nyo sa YouTube. So, makikita nyo yung classmate nyo nagbi-video vlog ng topic nyo sa second quarter. Tapos, gagawin natin playlist na para makilala nyo rin yung isa't isa. Okay? Hindi lang yung sa messenger lang kayo nagkakilala. At least kilala nyo tsura, kilala nyo yung boses, kilala nyo kung paano magsalita. At least magkakakilan lang tayo. Okay? So, ano ba? So, ano pang ano natin? May tanong ba kayo doon? Sa video vlog pa? Video vlog? Ano sir? Okay. Alam nyo nung siguro gumamit ng gumamit ng YouTube? Sinang hindi ba marunong gumamit ng YouTube dito? Ah, sir. Hindi lang marunong sir kung paano mag-upload. Madali lang yan. Lalo pag sa cellphone. Hanapin nyo lang yung plus sign. Wait lang. I-log in ko yung cellphone ko sa para mabilis tayo. Mabilis lang naman yung presentation ko today. Na-log in ko lang yung cellphone ko. Para alam nyo yung... Sir, wala naman mabayaran yun, sir. Wala. Libre lang yan. Kamagalala. Okay, magalala. Walang babayaran dito. Sana ba yung aking calendar? Gagawin nyo, kasi meron na kayong YouTube account. Meron na kayong Gmail account. So, yung Gmail account nyo, yun ang magiging YouTube account nyo. Okay? So, pag nag-Gmail ka, automatic meron kayong YouTube account. I-login nyo lang sa YouTube. Ngayon, kapag nasa YouTube na kayo, pag sa laptop, may makikita kayong plus sign. Z, no? Z. Z. Join Google Meet. May makikita kayong plus sign kapag sa, pag sa cellphone. Ayaw mag-login ang cellphone ko, Wait lang, Ilalagin ko nga itong . Nakikita nyo yung isang account na ginagamit ko. Ito yung pang-aral ko sa inyo, Yes, sir. Nakita ko na, sir. Nakalagay sa upload video. May nakalagay dyan, create. Yeah, wait lang. I-present ko yung YouTube ko. I-present ko yung YouTube ko, yung tab. Mabilis lang naman yung presentation ko. Yung magalala. So, ito yung ginagamit ko sa inyo. Yan, ito. Kita nyo na yung YouTube? Kita na? Naka, ano na ba?
So, ang gagawin dito, nakita nyo tong parang ano, gumagalaw ba yung cursor ko? Yung parang kamay. Ipindutin nyo lang yan. Tapos, upload video. So, pag nag-upload video kayo, may editor na rin yan. Yan, kunyari, select files. Ito kasi, yan, kunyari, ano bang, may video ba ako dito? Wala na akong video rito eh. Wait lang ah. Saan ba? Nagtapon na ata ako ng video eh. Wala na akong video rito. Wala na, sir, wala na. Parang, paano sir pag i-edit, sir? Huwag na kayo mag-edit. Huwag na kayo mag-edit. Hindi, simulan nyo lang, sir. May dadaan din yun, sir. Wala na. Kung diretso na. Diretso nyo na yung video nyo. Yung video, yung camera ng cellphone nyo. Kasi pag mag-edit pa kayo, matatagal lang kayo. Huwag na kayong mag-download ng mga software. Mag-add pa kayo ng mga sound effects. Huwag na, matatagal lang pa kayo. Parang ginagawa ko, nagtuturo ako sa inyo, tapos nag-lesson ako sa inyo. Pwede kayo mag-lesson dun sa camera nyo, may hawak lang yung papel, or sinasabi nyo lang. O kaya naman, may pinatutugtog kayo sa cellphone sa gilid nyo. Pwede na yun, huwag na kayo mag-edit. Kasi pag nag-edit kayo, matatagal lang kayo. Tsaka pag nag-edit kayo, tagal pa talaga yan. Ano pa bang disadvantage niyan? Mas mahirapan kayong mag-edit. Mahirapan kayo. Hindi ko naman sasabi hindi kayo marunong, pero medyo matagal lang video editing. Medyo matagal. So, siguro kung marunong kayo, kakain lang na 30 minutes yan. Pag hindi kayo marunong, baka hindi nyo magawa kamo. So parang nagsasalita lang kayo. Nari, parang ako. Pag nakita niyo ako sa Jimmy, nagsalita lang ako. Ganun lang. Tapos, maglagay na lang kayo ng papel or may whiteboard kayo sa likod niyo, sulat niyo topic niyo. Ganun. Okay? Tapos, ganun lang. Huwag niyo na ako mag-edit. I discourage you editing. Okay? Tuloy-tuloy lang. Kahit mga 1 minute lang, okay na yun sa akin yan. Basta yung topic niyo nandun na. Nawala si ano. May nawala na naman. Okay. So, let's go. Nasabi ko na ba lahat? Yung ano nyo? Let's go and record. Naka-record na pala, no? Present now. Listen natin. Mm-hmm. Share. So, ito yung... Nakikita na ba yung PowerPoint ko? Yes, sir. Wait lang ha. Seconds lang kasi buksan ko 'yung electric fan, medyo umiinit na. Daddy. I put the cup in inside the oven. Yes. I put this spoon in back. Sige. Wait lang, may klase si Daddy. Okay. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba? Sorry. Medyo may commercial ako dito. So, let's go. So, module 2, week 2, quarter 2, so grade 7. So, meron tayong expectations dito. Yung expectations natin for, ano, basahin nyo na. Eh, nga pala, natanggap nyo na ba yung module 2 nyo? Hindi pa, sir. Week 1 lang, sir. Diba pero po? may nakita kayong pinost ko na PDF na week 2. Opo, sir. Hindi ko mabuksan, sir. Bakit? Wala akong pang ano, sir. Yung pambukas, sir. Download ka ng WPS. Download ka ng WPS. Okay. Sige. Pagka nag-download yung WPS, mabubuksan nyo na yan. Kaya naman yung, ano bang pambukas? Excel, sir. Pwedeng Excel, pwedeng Word. Word yan eh. Ay, Excel file nga pala. Ay, hindi. WPS na lang para diretso na. Hindi ko alam kung malaking file yan eh. Pero merong mga ibang file na ano, medyo maliit sa WPS. WPS kasi medyo malaking file yan eh.
So, let's go. Balik tayo dito. So, ay nga pala, yung module nga pala, bago ko makalimutan. Yung module, ganito ha, hintayin nyo yung, kasi meron na sa school. I-schedule na lang yan ang inyong advisor kung kaya. Ay, magbibigay sa advisor nyo kung anong schedule ng distribution of modules kasi meron na sa school. Actually, may hawak na nga akong module to rito. Ang hintayin nyo yung announcement ng kuhaan ng module. Okay? Pero kung ano, medyo alanganin kayo pumunta ng school, yung PDF ko, yun na rin po mismo yun. Okay? So, pag nagsagot naman kayo sa module na kayo magsagot. Pag na kayong magpapil-papil, ha? Kasi pag nasa papel, nalilito pa ako sa mga handwriting nyo eh. Kung magsisend kayo ng handwritten na answer sa module, make sure na super linaw nung pagka-send nyo ng pictures. Kasi inaano ko yan eh, tinecheckan ko isa-isa. Ha? So may kita niya, recorded, sasabi ko recorded, tapos may mga check-check pa yan. Tinecheckan ko yan sa cellphone, kaya medyo mahirap talaga ako. Kaya ang gawin nyo, naka-format, naka-crop, patayo yung orientation niya, okay? Patayo yung orientation ng papel nyo, malinaw, okay? Tapos kung kaya nyo iscan, iscan nyo na siya, okay? Kagaya nung kay Lance, naka-scan na yung ibang ano niya. Kasi pag-scan kasi medyo malinaw, okay? So kung hindi naman, yung ano, yung sa cellphone nyo, meron mga apps yan eh, scanner apps. So, pipicturan nyo, tapos kahit tabingi pa yan, pag-scanner na apps, ang gagawin niya, lilinawan niya, palalo pag-document, lilinawan pa niya yan. So, magano lang kayo ng scanner na apps pag sa cellphone kayo. Magano rin kasi, sayang naman, pag hindi ko maintindihan, hindi ko checkan. Ganun lang kasimple yun. For completion lang kayo, lalagyan ko lang kayo ng check. Okay? Pag malabo, check lang. Pag malinaw, di lalagyan natin ng score. Okay? Alam nyo na, pag check lang, completion lang yun. So, let's go. Music of Mindoro. Similar to Music of Cordillera, Music of Mindoro used for communication with the spirits. Kasi ang Pilipino talaga, especially Mangyans, even though na hindi nila, iba yung religion nila sa atin. Naririnig ba ako? Hello, hello. Yes, sir. Apo. Wait lang. Akala ko wala na akong boses eh. So, yung Cordillera, yung Mindoro music, sabi ko kanina, they are using communicating with spirits in rituals and worship. Kasi ang ano ng Pilipino is very religious. Kaya nga na tayo nasakop ng Spain eh, ng Spaniards, because yung unang pinangsakop sa atin ng mga Spaniards, actually religion. Yung mga Pilipino nung naging Katoliko, masyadong masunuri sa mga pare. Kaya yung mga pare natin, eh nung nakaraang panahon, super silang makapangyarihan kasi sumusunod yung mga tao sa kanila. Kaya nangyari, nasakop nga tayo. So, weddings, ginagamit sa weddings, sa trabaho, sa courtship, even in courtship, festivities, and lullabies. Yung marayaw song used to communicate in spirits for rituals and sick. Tandaan nyo to, tandaan nyo yung word na marayaw kasi baka lumabas sa exam yan, marayaw. Okay? A song used to communicate with spirits. Ambahan is composed with 7-syllable line ending in rhymes. Okay? Nag-rhyme siya, ha? Nag-rhyme. 7-syllable rhyming. Pag sinabing rhyme, yung kanilang dulo magkakatunog. Kunyari, bagaman hindi tayo, pero pagdating ng panahon, kahit bumagyo, sana ako pa rin ang maisip mo. Parang ganun. Parang ganyan. For me. So, let's go. Often used in parenting, courtship, visitor asking for food, texts are commonly written in bamboo slats. Yung bamboo slats, S-L-A-T-S, slats, ibig sabihin ito yung mga bamboo na hinati. Tapos, ang ginawa nila is dito sila gusulat ng ambahan nila. Kasi wala naman dating papel. Okay? Wala naman dating papel, kaya doon sila gusulat. Ngayon, ang nangyayari, nakukopya ng ibang tribes kasi nababasa nila.
So ano nga ba yung ambahan? Sa rhythmic poetic expression with 7 syllables line having a rhythmic end syllable. So, sabihin magkakatunog yung mga dulo. Open presented as a chant. Open defined determined musical pitch accompaniment. Isa may accompaniment na music instruments. Purpose is to express in allegorical way. Sabihin parang patula. Parang spoken poetry, which is a very nice thing to hear when we are something like may nagpa-perform, masarap pakinggan. Minsan kasi nakaka-relate ka. Minsan, you feel what this speaker is speaking through that spoken poetry. Kasi minsan, ang gamit kasi talaga ng ambahan is for expressing embarrassing moment. Yung mga nakakahiyang ano, yung mga nakakahiyang moments like courtship, syempre, yung mga ganyan, pagtatawan ang kanya, pag alam nilang may crush ka kay ganito, ganyan, di ba? So, pag niligawan mo naman, super jahe, di ba? So, ambahan is a literary product of poetic expressions na mga Mangyan Sin Mindoro. So, ang epithet, pag sinabi nating Mangyan, so, hanunuo Mangyan. Pero maraming Mangyans, actually, maraming tribes yan. Ang kilala lang talaga natin na sikat yung Hanunuo tsaka yung Buhid. Tsaka pag sinabing Hanunuo, yan yung kumbaga sinabing Hanunuo, kumbaga parang ano yan eh, parang naging nickname na nila, kumbaga moniker na nila yan. Pag Hanunuo, yan yung mga true Mangyans. Pero wala naman sinasabing, wala naman ako na mga tinanungan ko na mga Mangyan. Wala naman sinasabi na natutuong Mangyan eh. Parang naging moniker na lang nila yan. Kasi pagdating sa Mindoro, yung mga Mangyan, tribe-tribe kasi yan eh. Tapos ang maganda sa mga tribes na ito, yung kakaiba sa kanila, every tribe has different language. Kaya pag tumawid ka ng ibang tribe, iba rin yung kanilang salita, iba rin yung kanilang ambahan. Okay? So yung ibang Mangyan, tawag sa kanila Buhid. So yung mga Buhid na to, ito yung mga taga-norte na part ng Mindoro. So, they possess a pre-Spanish writing system. So, indique origin, characters expressing open, and the open syllables of the language. Ibig sabihin, before the Spaniard colonization, Spaniards, dumating pa rito, meron na tayong way of writing. Yun nga lang, hindi siya masyadong nabigyan ng pansin. Kaya minsan, sabi nga na nakausap ko naman yan, na teacher din sa ilang private school. Sometimes their own language disappears kasi gusto ng mga bagong henerasyon ng mga Mangyans today is to go to the city para mag-aral. Hindi pa ata. Ngayon, di nakakalimutan na yung kanilang sariling lingwahe, parang ganun. Yan, nakakano. Practical reasons why you resource to making ambahan, educating children, for courtship, asking food, bidding goodbye or farewell, challenging. Ito parang flip-top battle eh. You challenge someone in a ambahan or parang kumbaga sa atin in the modern times, flip-top battle, parang rap battle. Kasi ang chant kasi parang rap eh. Katulad ng rap yan. So, kumbaga pag challenge mo yung isang tao dito, kumbaga nagtatagisan kayo ng talino sa paggawa ng ambahan. Parang rap battle nga ang dating. And also for say embarrassing and pleasant precious moments in our life that must be told to someone else. Okay? Mga nakakahiya, super nakakahiyang mga bagay. So this one, music activity na nabanggit ko kanina, babasahin nyo lang ito, itong ambahan na ito. Then try to answer this one. Okay? So, wala naman tama't maling sagot dyan. Depende na lang po yan kung gana nyo ka. Alam yung, kaalam itong, ano na to, itong ambahan na yan. Okay? So, let's go with another topic. Wala nang tanong po sa music ng Mindoro. Yung sample nun, panoorin nyo na lang sa, ano, sa YouTube. Marami kayo makikitang ambahan dyan. Tapos lagay niya lang ambahan.
ambahan sa internet, makita nyo yung ambahan heritage.com. Makita nyo yung gamit saka yung mga samples. Marami, napakarami examples yan. Hindi ko na nilalagay dito kasi hahaba yung topic natin. Sa arts naman, yung weaving. Weaving ang tight ang naritang topic dito eh. Weaving as a skill developed and passed on generation to generation in the provinces of Visayas Islands. Pero hindi naman sa Mimaropa. Pero the materials are, they make this kasi the materials are abundant in that area. Like tikog, buri, raffia, pandan, and others. That is weave. Weave para magkaroon ng ganitong mga tawag ay products. Yung famous banig ng Basay Samar is a 2x3 meter banig or mat, sleeping mat, that is made from tikog. Yung tikog na to, ito yung mga tumutubo sa ng katabi ng mga rice field, yung mga palayan. So kung alam niyo yung palayan, dati naman kasi yung mga lugar dati sa atin dito, mga palayan naman yan, hindi na natin naabutan. So itong tikog na to, ano to, yung malaking damo na very sturdy, tapos pag pinreserve mo sila, pinaarawan, pinatuyo mo, nagiging matibay na parang papel, para silang cardboard na manipis. Tapos ginagawa niyan, wini-weave siya para maging banig. Pero yung sikat kasi na banig, kasi lahat naman halos sa part ng Samar, tsaka Leyte, or other provinces ni Maropa, meron naman talaga silang banig. Pero kasi yung banig sa Basay Samar, ito yung magagandang klase na banig na maraming designs. May marami kasi makikitang banig, pero yung design nila kakonte. Ito kasi sobrang intricate ng design nila, kaya sikat tong banig from Basay Samar. Okay? So, ito yung mga common na job for housewives, kasi ito yung ginagawa nila for living, cost of living, for their ano tawag ito, para mabuhay sila. Ito yung ginagamit nilang hanap buhay. So yung mga banig na yan is also used and seen in East Asia and Philippines. Pag sinabing East Asia, ano yan, yung mga sa Japan, sa Korea, meron din sila mga ganyan, pero sa ating kasi very prominent kasi ginagamit siya ng mga ano, ng mga kababayan natin sa Visayas and Mimaropa for sleeping, it's for sleeping and sitting, and traditionally made in the Philippines and been widely used to in other countries, in other areas. Sabi, ito nabanggit ko naman na yan. So, tanong ko kung nakikita yung picture, malinaw yung picture natin. Opo, sir. Yan ko ng konti, ah. So, ito, di ko nababanggitin yung materials kasi alam na alam nyo naman eh. Kitang-kita nyo naman. So, ito, itong picture na to, tsaka itong picture na to, ito yung steps to make the jar. Kasi ang gagawin dito, weave eh. Weave, jars and weave. Pinagsama na yung topic na maitom, yung manunggol jar, which is comprised of a secondary bunyar jar. Pwede, nabubulol na ako. So, ito yung jars and weave. Pinagsama ni activity from manunggol jar and the banig samar weaving na topic. So, gagawin natin dito is hatiin yung plastic bottle into two, yung kalahati na walang takip, yun ang kukunin natin. Tapos, tandaan yung sabihin ko, ha? Tandaan nyo. So, eto, guguntingin niya yan dyan. Ganyan, guguntingin niya hanggang doon sa pinaka-puwet kay ng bottle natin. Pero tandaan nyo, yung cut should be, wait lang, ibahin ko yung kulay. Should be add number. Okay? Add number. Para magkaroon ng ano siya, magkaroon ng magandang pattern. Add number dapat yung gupit nyo, ha? Yung gupit na to. Add number. Tapos, lagyan nyo na ang design yung dulo. Kanya, patulis, pabilog. I would require, suggest na pabilog na lang yung dulo. Kasi medyo ano to eh.
Wait lang, may tumatawag eh. Ma'am? Sir, ma'am? Meron po akong unaw na, need ko na po. May inventory po kasi ng personnel ngayon. Sige po. Isi-send po? Sige po. Ako, pakipicturean po itong ano po, appointment niya po. Sige po. Tsaka tsaka appointment lang, ma'am. Wait lang. Sige, sige. Wait lang. Daddy, what's the matter, Daddy? May klase kasi. What's the matter, Daddy? Wait lang. What's the matter, Daddy? Pwede po ba hapon? Daddy. Wait lang. Daddy. Sorry guys. What's the matter? Wala. There's no problem. Okay. Sandiyan pa ba kayo? Apa. Sensya muna. May tumawag kasi portate lang. So, add number. Okay. Ang gagawin nyo dito, wait lang ah. So, pag nag-start na kayo mag-weave, alam nyo naman siguro kung anong tali ang ginagamit, di ba? Anong tali ginagamit? Yarn. Yarn ang gamitin nyo ha. Yung kunyari, nahiwa na to dito, di ba? May hiwa na yan dyan. Itong dulo, gawin nyo pabilog na lang kasi ang design dito patulis eh. Kasi baka matusok pa kayo. Pabilog na lang yung dulo, okay? Tapos, pag sa una, ang gagawin nyo, itatali nyo to ha. Dapat nakabuhol to. Tapos, over under, paikot-ikot lang hanggang mapuntahan nyo yung pinakadulo na nakatupi. Yung nakadulong tupi, tumigil na kayo doon. So, ito yung itsura niya. Sir, okay? Ano yung kina na yun, sir? Yung parang orange na yun? Ano na? Yarn lang to. Okay? Yarn lang yan. Meron ba kayong mga yarn sa bahay nyo? Yung sa notebook nyo? Ano yun, sir? Dinikit lang, sir. Hindi. Wini-weave to weave. Over under. So ito, ginugunting to, di ba? Sabi ko niya, ginugunting yan. So pag ginunting mo na yan, maghihiwa-hiwala para mga strips, di ba? Para kayong gagawa ng banig. Ngayon, ito, since gupit-gupit na yan, mag-over-under ka dito. Over, tapos under ka. Tapos over-under. So ang resulta niyan, ganito. Hindi po dinidikit yan, ha? So tandaan po natin, weave. Sabihin ng weave, nilalara. Okay? Over, under. Parang ganito lang, Lance. So, over, under lang yan. So, yung ano, yung parang, pag ginupit nyo na yung battle, parang ganyan itsura nyan. Diba? Tapos, magtalagay ka rito ng tali. Ngayon, yung tali na yun, magbubuhol mo yan para di matanggal. Ngayon, over, tapos under, Over, under. Paulit-ulit. Pabilog. Tapos hanggang maging ganito siya. Okay? Ano, Lance? Convince ka na ba? Andalito ka na. Hirap gawin. Hindi yan. Kaya-kaya yan. Kaya-kaya yan, sus. Basta yung parang basket. Alam mo yung basket, Lance? Alam mo yung basket? Diba yung basket parang ano, pag tinanggal mo yung mga, yung nakaikot na yarn, parang naiikot na kawayan, diba parang ano, parang sunflower na kaganon, yung mga gilid niya. Yung over-under mo lang yon, over-under, papaikutan mo ng yarn. Ngayon, pag pinaikutan mo ng yarn, yung isa, ibabaw mo yung yarn, yung isa naman nakailalim. Pag ilalim niya, ibaba ulit. So, makakagawa ka ng pattern doon. So, paulit-ulit lang yon, over-under, hanggang matabunan mo yung buong bote ng yarn. Yun na yung ano natin, yun na yung activity natin. Okay? Parang gumawa ng banig siya, ma. Ay, banig pero naging jar. Diba?
Yes, tama tama yung ano mo. Parang gumawa ka ng banig pero naging jar. Kasi nga yung pinaka ginamit natin is yung bote, hindi kasi palapat yung ano natin, yung pinaka activity natin eh. Paikot po 'yan sa plastic bottle. Sir, so, paano po yung pag hati-hatiin? Mataba po ba o mapayat? Depende sa inyo. Basta sinasabi ko sa inyo, yung number ng cuts should be add. Kahit mataba or manipis. Kasi pag mataba, konti lang siya, di ba? So, madali kayo matapos. Pag mataba yung mga hati nyo. Ngayon, pag manipis yung hati mo, mas matatagal lang kayo matapos. Pero maganda yung design na yon, matibay. So, I would suggest na medyo matataba yung hati nung ano nyo, yung sa battle nyo. Kasi matatagal lang kayo matapos. Katulad din yun, sir, yung nasa picture. Oo. Kung bibilangin ko to, kung ako ang gagawa nito, nakita nyo tong itim na to, yan yung hati niya. So, ilan to? Kung apat ito, siguro sa likod lima. Kasi dapat add nine or seven yung inyong hati doon sa bote. Para maganda yung kanyang pagka-weave. Kasi alternating to eh. Alternating. Pag ginawa nyong ten yung hati, papangit yung ano nyo, papangit yung gawa. Pero okay lang naman din. Basta ang ano ko, ang suggestion ko, add number yung hati nyo sa bote. Okay? Nakuha na ba? May tanong pa? Wala na, sir. Naguluhan ka lalo. Hindi naman. Marami yan sa YouTube. Nood lang kayo. Okay? Nasa dami sa YouTube niyan. Kaya mag-alala. Meron din sa ano yan. Huwag kayo mag-alala. Nasa module din tong picture na yan. Huwag kayo mag-alala. Sa ano pa naman to eh. Mga next Saturday pa naman. O naman ang passing nito. Huwag kayo mag-alala. And after that, please answer these questions. This one. Please answer these questions. And then, 15 over 15 yung ating high score doon sa ano natin, doon sa jars natin. Pero malaking bagay na yung 15 over 15. Craftsmanship, effort, and perseverance. So, 5. Pag late pinasa, at siguro, sabihin natin week 8 na pinasa. Per, ang grade niyang ganyan na lang. Okay? Check lang. Okay? Check lang ang grade niya pag sobrang late ah. Tapos ang passing niyan, dapat ano, video. Tapos may mukha nyo. Para masiguro ko na sa inyo talaga yan. Kailangan meron kayong ano niyan, video. Okay? Iniikot-ikot nyo. Kahit mga 3 seconds lang kasama yung mukha nyo. Para alam kong sa inyo yan. Kasi baka ibang section kukuha ng picture tapos isend sa akin. Okay? Hindi ko lalagyan ng recorded yan. Sabihin, hindi ko nire-record kasi hindi ko alam kung kayo gumawa niyan. Okay? Please. So, para hindi kayo magkaroon ng problema sa akin, follow instructions po ah. When you send this activity video, naka-video siya ah, video. Okay? Pag wala namang ano, wala namang video, picture of you holding the jar. Picture of you holding the jar. Sabihin, ikaw mismo, hawak mo yung jar, pinictura mo sarili mo kasama nung jar. Okay? Just to be sure. Okay? Marami na kasi ako nababalitaan na gumagawa ng ganyan. Okay? So let's go with PE. Sa PE naman, nature and background of the sport. Pag sinabi natin nature and background of the sport, you should know what are the activities that you are doing, like yung running activity, gymnastics, table tennis, and arnis. Alam mo kung bakit natin nilalaro yan. Alam mo kung bakit natin kailangan maglaro ng mga sports na yan. Alam mo din bakit dapat tayo naglalaro yan. Ano yung mga advantages of playing? Aside from enjoyment, what are the other advantages of playing sports? Okay? So, let's go.
Running, excellent means of conditioning cardiovascular system. Actually, it's a complete exercise. Okay? So, gusto nyo medyo pumayat, medyo maging healthy, run. Ganun lang. Okay? Lahat naman ng sports kailangan ng running eh, for cardiovascular system endurance. Let's go. Number two. So, table tennis, ito yung mga sports na kasama sa ano natin, sa topic natin, is also known as ping pong. Yung goal nito is maitawid yung bola, the lightweight ball, to the other side. And it's played on table, kasi table tennis nga. And use small rackets, table tennis rackets. Gymnastics, a sport that includes physical exercise requiring balance, strength, flexibility, agility, coordination, endurance. Halos lahat nandito na sa gymnastics eh. May talon, may sipa, may gulong, may mga bola, may mga hula hoop, may mga ang dami dito. May mga vertical, may mga somersault, may mga flexibility, sobrang lambot ng katawan, meron pang sumasayaw sa upuan, pole vault, okay? So, halos kumpleto sa gymnastics. Arnis, alam nyo na yan, hindi ko napapaliwanag yan. So, ito yung sasagutan natin sa first activity sa PE. Sagutan nyo lang yan. Pero ito, may scores na to kasi meron ditong the following statements show different training for dual sports. So, read the statements carefully and put check mark on the statements that are correct. Pag hindi correct, wag nyo lagyan ng marka. Later. Okay? May tanong ba dito? Yung activity 2, sagutan nyo lang kasi baka kasama sa ano to. Baka kasama to sa tawag ng exam para ma-refresh lang din kayo. Pero alam nyo na siguro yan dyan. No? A net game play ng rectangular court, opponent's ball, the shuttlecock. So, shuttlecock at badminton na to. Oh, sinagutan ko na. Table tennis. Ano ba yung table tennis dito? Tennis to eh. Ito. Tennis yan eh. Filipino martial arts. Arnis. And develop. Ito, running to eh. Okay. So, this is 2 and this is... Ito, table tennis ito. Okay. Gymnastics ito. Mm-hmm. Okay? This is 3 and 4. So, let's go with health. Wait lang ah. Sa health, medyo ma... Uy, oras, nasa oras ito. Wait lang. Wait lang ah, sandali lang. Okay na, sir. Wow! Sa health, nutritional guidelines lang ah. So, ito, eat variety foods, breastfeed infants, weight, maintain weight, consume fish, alam mo siguro yan. Eat foods, consume milk products, use iodized salt, eat clean seafood, exercise regularly, eat foods cooked in edible cooking oil. So, ang food pyramid emphasizes the importance of eating a balanced diet. So, pag tinignan nyo kasi yung food pyramid kagad, so pag tinignan nyo yan, so may mga levels yan. So, yun nandito, sabihin na nandito, yung grains part, you have to at least have 3 to 4 sets of meal of this every day. Kumbaga, serving ang tawag nila doon. Okay? So, kung serving ng kanin, 1 plate. Pagdating dito is the fruits and vegetables. Siguro mga isa-dalawang servings. Pagdating dito, meat and fish to eh. A meat section, sabihin natin one to two serving every day, mga ganyan, or one serving
One serving lang para medyo safe tayo. Isang serving lang per day. Dito yung mga sweets, sweets oil. So you have to oil like that. Use them sparingly. Pag sinabing sparingly, ano tawag ito? Ano yan? Konting-konti lang. So dito, nalagay nyo lang dito yung mga activity number one. Kunyari, breakfast, rice and egg. Na snacks, fries, lunch, munggo rice, snack, ano snack na maganda, bread tapos milk, tapos dinner, chicken plus vegetables, tapos meron kang water lang. So, what did you notice about the food you eat? Did you follow the nutritional guideline? Which guideline you are not able to follow? So, sagutan nyo lang to based on what you have written here. So, may tanong pa ba? Ito, sagutan nyo lang din to. May tanong pa ba? Don't forget to send your answers pag tapos na kagad. Tapos, pag dumating na yung module nyo, huwag nyo nang patagalin isa nyo na kagad. Okay? So, ito yung, ano nyo, ito yung pinaka-summary. Don't forget to read this, okay? May tanong pa ba? So, pag wala ng tanong... Sir, sa music po, sir. Sasagot lang po. Sabi yung sa music activity natin. Ayan, sagutan nyo lang din to. Ano ba yung activity sa music? Eto, sagutan nyo lang yung tanong dito. This one. Sagutan nyo lang. Wala namang mali tamang sagot dito. Basta may sagot lang kayo. Basta huwag lang masyado malayo yung sagot nyo, ha? Intindihin nyo rin syempre ito. Intindihin nyo yan. Pwede nyo ito basahin nyo rin ito. Baka hindi nyo maintindihan nyo sa Pilipino, yung English ang basahin nyo na lang. May tanong pa ba? Tanong. Kasi late na ako, 10:04 na. May tanong pa wala, ba kayo? Wala, sir. Wala. Ah, sige. Kung wala nang tanong, you can leave the meeting. So, thank you very much for attending. Eh, remember ha? Remember, meron tayong additional plus 2 pag wala kayo absent from week 2 hanggang 8. Okay? So, i-announce ko na lang din yan sa week 8 natin. Kung sino yung may plus 2. Okay? Sige po. Sige. Yung mga nandito, pwede kayong mag-leave pag wala na kayong tanong. Bye po. Bye-bye. Bye everyone. Bye, thank you for attending. Thank you, sir. Bye po, sir.